Mga tol, ang Magnolia Pambansang Manok Templados ay muling magpapalit ng import sa ika-apat na pagkakataon. Kinakailangan kasi nila ang game to makuha sa series sila kontra sa Rain or Shine Elasto Painters na kung saan best of 5 series nga po ang nasabing series na yan. At kinakailangan nila ang tulong ng kanilang bagong import na si Jabari Bird na nakapaglaro sa NBA sa ilalim ng Boston Celtics. 4 na taon din itong namalagi sa Boston Celtics matapos ang kanyang 4 na taon ay nagpalipat-lipat na nga isto ng stint sa Europa, sa Asia at sa iba pang nation or country na kanyang pinaglaruan at nag-a-average lamang naman ito ng 20 points per game, 10 rebounds at 5 assists sa kanyang kupunan na pinaglaruan. Kaya hindi katakataka na ang nasabing player na si Jabari Bird ay napakataas ng level ng paglalaro dahil nga meron itong experience sa NBA at hindi lang sa NBA, hindi pipitsugin ang kanyang kupunang pinaglaruan dahil isa ito sa mga leader ngayon or tinitingalang kupunan sa NBA which is ang Boston Celtics na napakalakas ng kanilang lineup. Bagamat malakas ang kanilang lineup ay quality minutes naman ang ibinigay sa kanya ng Boston Celtics. Hindi lang talaga nabibigyan ng mataas ng minuto itong si Jabari Parker. Pero sa pagkakataon ito, sa paglalaro niya sa PBA at sa Magnolia Pambansang Manok Templados, tiyak mataas ang kanyang minutong makukuha at kinakailangan talaga ang kanyang serbisyo ng Magnolia Pambansang Manok Templados at syempre ni Coach Chito Victolero. Kinakailangan na maging scoring import ang makukuha ng Magnolia Pambansang Manok Templados na itatapat kay Aaron Puller at sa mga bigating big man ng Rain or Shine. Kinakailangan makipagsabayan talaga ang Magnolia Pambansang Manok Templados sa run and gun na play ng Rain or Shine para nang sa ganon ay makuha nila ang game 1. Kinakailangan na magpakitang gilas nitong si Jabari Parker dahil 3 NBA player na nga po ang nakuha ng Magnolia pero wala itong nabinatbat at 2 at 3 laro lang ay hindi na napatunayan ang kanilang quality or kalidad ng kanilang resume. Rather credentials. Pag-usapan naman natin ang San Miguel Vermin. Ang San Miguel Vermin, nag-debut game na nga po ang kanilang bagong import. Ito yung 3rd import ng San Miguel, rather 4th din na import ng San Miguel Vermin. Matapos nga na magpalit sila ng kanilang import na si Brian Adams or si Jordan Adams na merong iniindang injury. Mas pinabuti rin ng mga San Miguel Vermin na hindi na ipurso or pilitin na maglaro itong si Jordan Adams. Sa halip ay naghanap sila ng mas batang player na posibleng mag-complement kay Junmar Fajardo at hindi naman sila ipinahiya ni EJ Anosike. Si EJ Anosike ay may edad na 30 years old at merong height na 6'6 na nakatulong na nga sa San Miguel Vermin para makuha ang kanilang game 1 sa series sila kontra sa Converge Fiber Xers. Tingnan mo naman, napakalakas ni EJ Anosike, dahilan para si Junmar Fajardo ay hindi mapagod at mas mataas na pahinga ang ibinibigay sa kanya. Paghahanda ito sa semi-final matchup nila kung sakasakaling ang makuha at manalo sila or manalo ang San Miguel Vermin kontra sa Converge Fiber Xers. Sa tulong ni EJ Anosike ay nagpalakas palalo ang San Miguel Vermin. Wala ito or hindi ito katulad ng laro niya kay Jordan Adams na kung saan outside ang nilalaro, ito inside. At naghalimaw pa nga sa kanyang debut game na kung saan kumana ng 30 big points at 12 rebounds para pangunahan ang San Miguel Vermin at suportahan si Junmar Fajardo na siya ang naging best player of the game. Kaya inaabangan ang game 2 kung anong adjustment na magaganap sa Converge Fiber Xers, siyempre sa bagong import ng San Miguel Vermin na si EJ Anosike.
ano sa tingin nyo? Ito na nga ba ang magiging import ng San Miguel Vermin hanggang matapos ang Governor's Cup? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad at sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Ronald Bersubidad at sa Bersubidad Family, Anthony Lakialon, Malyari Mascarinas at Mascarinas Family, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite at ng Lanza Family. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Boss Tor at syempre Hapres PH at Pulgoso. Maraming salamat po.